Welcome guys sa bago nating video tutorial. Kung bago lang po kayo sa channel natin, pakiclick lang po ng subscribe at notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bago nating video. Okay guys, ang tutorial natin ngayon is a two-start, two-stop motor control circuit. Usually guys, yung circuit na to, tutorial na to, ginagamit sa two different location ng start-stop. So guys, pakita ko lang, discuss ko lang yung mga piyesang gagamitin natin sa ating tutorial na to start, to stop motor control circuit. Okay guys, so kailangan natin circuit breaker, protection para sa atin, sa circuit natin. At saka is dalawang start na normally open at dalawang stop na normally close. Isang magnetic contactor na 220 volts, isang thermal over relay at ating indicator light. As a representative, based sa ating power circuit, ang motor ang nakakalagay dito. So, gagamit lang tayo ng pilot light 220 volts para sa tutorial purposes. Okay guys? Baka magtaka kayo, meron tayong existing wire na nakabit sa ating mga pyesa. So, discuss ko lang itong blue na wire. Ito po yung nakakabit sa ating line 1 circuit breaker. Papunta po ng line 1 ng ating main contact ng ating magnetic contactor. At saka ito pong red ay rekta po ng line 2 ng ating main contact ng ating magnetic contactor. At ito pong isa ay papunta po ng A2 terminal ng ating magnetic contactor. Ito po yung line 2 coil para mas mabilis tayo matapos sa pagwawiring. Okay guys? Okay, so umpisa na natin pagwawiring ng ating tutorial na 2-start, 2-stop motor control circuit. Ito guys, yung tutorial na ito is ginagamit sa in 2 different location. To start, to stop control. Okay guys, umpisa na natin ang pag-wiring. Okay guys, remind us again, so ulitin, before at bago tayo mag-umpisa ng pag-wiring, kung man ang gagawa ng circuit, kahit anong circuit, make sure nakapatay yung circuit breaker for safety purposes pa. Okay guys, okay, balik tayo from line 1. Sundan natin ito guys ang ating diagram at ikakabit natin ang wire isa-isa sa ating mga pyesa. Okay guys, sana masundan nyo. Okay guys, from line 1, tingnan nyo ang ating schematic diagram. From line 1, diretso tayo ng thermal overload natin, overload na contact na overload relay na terminal number 95. Okay guys, tap natin dito. Line 1. Line 1, diretso tayo ng terminal 95. Ito yung normally closed ng ating thermal overload guys. Okay, terminal na number 95, labas siya ng this ating schematic diagram ay 96. Ito yung normally close. Labas siya ng 96. Tap tayo dito. Terminal number 96. Diretso siya ng stop A. Ito yung ating stop A. Okay guys. Tap tayo dito. Ating stop A. Normally close. Okay. Labas tayo. Diretso siya ng stop B. Nakikita nyo sa ating schematic diagram. Stop A, normally close. Labas tayo ng diretso tayo ng stop B, normally close pa rin. Okay guys, stop natin dito. Okay. Diretso ng stop B. Okay guys. From stop A, papunta ng stop B. Labas siya ng stop B, normal close natin, diretso tayo ng start A. Yung start A natin, ito guys. Start A. So, tap muna tayo sa stop B, normally close, ito guys. From stop B, diretso tayo ng start A, normally open. Ito guys, start A. Tap tayo dito. Okay, from start A, diretso naman tayo na yung start A, normally open, labas tayo dito, diretso ng A1 ng ating magnetic contactor. Okay, from start A, based ating schematic diagram na ginawa, normally open, NO, tap tayo dito, start A. Diretso siya ng A1 ng ating
magnetic contactor. Ito yung line 1 coil ng ating magnetic contactor. Okay guys, so guys, tapos na tayo sa linyang ito, sa circuit na to. So guys, dito naman tayo pababa sa ating start B. Okay guys, start B, normally open to yun guys. So saan ba tayo mag-umpisa? So punta tayo sa stop B. Saan ba yung ating stop B? Ito guys, stop B, ito yung wire na to, dumiretso siya ng start A. So pwede tayo mag-tap dito sa start A, normally open. Tap tayo dito, normally open ang ating start A. Again, start A, normally open. Diretso tayo ng from start A. Ito yun guys, start A, normally open. Ito yung tinutukoy ko, yung linyang ito. Papunta siya ng start B, normally open. Ito yung start B natin. So tap tayo dito guys, start B, normally open. So from start B, normally open. Ito yun guys, labas tayo ng start B na robot, diretso tayo ng A1. Okay guys, start B, normally open, tap tayo dito. Diretso siya na A1, ito yun guys, A1 ulit ng ating magnetic contactor. Pero nasabi ko yun na yung line 1 ng ating coil, ng ating magnetic contactor. Okay guys, so guys, punta naman tayo sa ating itong tinatawag na normally open. Ito yung auxiliary contact na tinatawag ng ating magnetic contactor. Ito yung ating holding contact. Ito naman yung number 13, tsaka 14. Ito yung 13, 14. So guys, ito, tapos na tayo dito sa start B, normally open. So dito tayo mag-start, magtatap tayo sa start B, diretso siya ng terminal number 13. Okay guys, start B, ito yan. So bago pumasok ng start B, ito yun guys, bago pumasok kasi galing tayo ng start B, itong linyan to, ito yun. Kasi stop B, ito yun, lumabas. Itong wire na to, diretso siya ng start A, normally open. So nagtap tayo dito ng wire, diretso ng start B, ito yun guys, yung wire na to. So magtatap ngayon tayo dito ng isang linya sa start B bago pumasok na start B, kasi ito labas, ito na yun, papuntang A1. So dito tayo magtatap. Okay, tap tayo dito ng start B, ito yung linya to guys bago pumasok ng start B na normally open, push button. So tap tayo dito, start B, normally open. So from start B, tanggal lang, kabit natin. Okay, okay guys, balik tayo from start B, normally open. Ito yung linya to guys sa ating schematic diagram. Diretso siya ng terminal number 13 ng ating magnetic contactor. Terminal number 13, ito yung ating MC, normally open, holding contact. Ito yung tinatawag guys na auxiliary contact ng ating magnetic contactor. So guys, from start B, ito yun guys, diretso siya ng terminal number 13. Ito yun guys, labas siya ng terminal number 14, normally open. NO open. So tap tayo dito, terminal number 14 ng ating magnetic contactor, normally open. Diretso ulit tayo ng A1 ulit guys, line 1 ng ating magnetic contactor, yung coil ha, coil. Okay guys, tapos na ang ating pagwawiring. Sana nasundan nyo. Okay guys, tapos na ating pagwawiring. Pwede na nating testingin. So nga pala guys, kung meron kayong katanungan sa ating ginawang tutorial,
or suggestion para sa gusto nyong gawan din natin ng video tutorial about electrical, mag-comment lang kayo sa baba at paki-like and share na rin po. At sana huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Okay guys, pwede na natin testing yun. So guys, power on. Ito yung ating tutorial na two start, two stop motor control circuit. So guys, power on. Ginagamit ito guys in two different location. Okay, power on ating circuit breaker. Okay, umpisa tayo ng start A, stop B, start B, stop B. Okay, start. So guys, gumana ang ating indicator light. Stop, start, stop, start, stop, start, stop, start, stop, start, stop. Okay guys, guys, maraming salamat ulit sa panonood ng ating video tutorial at sana may natutunan kayong bago. Nga pala guys, at kung nagustuhan nyo ang ating video, paki-like and share na rin po at huwag po sana natin kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bago nating video tutorial. So guys, maraming salamat po and God bless.